kanina po, nakatanggap ako ng isang magandang birthday gift mula sa isang barangay, taga-barangay Kalawaan. Sinamahan siya ni Kagawad Louie. Sinamahan siya ni Kagawad Louie. Punta siya dito para isoli yung 8,000 nakuha niya na alam niyang hindi niya dapat. Sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. O si Ate Mylene, nakita ako nandyan sa nanonood. Si Miss Ila mo, nanonood din. Kamusta po kayong lahat? So muli, magandang hapon. Good afternoon, everyone. Happy birthday po sa inyo. Meron lang po tayong konting mga announcements bago po ako umalis ng City Hall. Meron po tayong mga... May mga gusto po akong ikwento sa inyo. At yung mga iba naman, may mga... Ika nga, frequently asked questions para po sa kaalaman ng lahat at para po masagot ang inyong mga katanungan. Ayan po. So, simulan ko na po. Magsimula tayo sa mga health updates natin. Hindi ko na po masyadong ikukwento sa inyo ng detalyado dahil lagi naman po tayo nag-update pati sa PIO page natin. Natandaan po natin yung Pasig Public Information Office page natin. Ito po yung verified ng Facebook, verified ng Twitter. Sa panahon ngayon na maraming fake page, maraming fake news, kailangan maging mapanuri po tayo dun sa mga binabasa natin, napapanood natin, nakikita natin, lalo na sa Facebook. Ang dami po talagang peking balita. Totoo po yan. Alam po natin na totoo yan. Diba, yung mga nakikita natin, kunyari may quote, ilalagay yung picture ko, ilalagay yung pangalan ko, pero hindi ko talaga sinabi yun. May mga ganun po. Kaya kailangan doble, triple ang ingat po natin, lalo na ngayon sa social media. So hanapin niyo po yung mga verified na page ng Pasig. Nandyan po yung page ko. Ito, personal page ko po ito. Kung saan kayo nanonood ngayon. O minsan baka may nag-repost. Pero yung Vico Soto na page, na akin po yun. Personal po ako nag-manage nun. Tapos meron din tayong Public Information Office page. So doon po natin makikita yung pinakamahalagang update sa ating lungsod at sa pag-gobyerno ng ating syudad. Yung mga health updates natin, kung ilan yung kaso, kung ilan yung gumaling na, ilan yung hindi pa gumagaling, ilan yung kasong lumalala, lagi naman po natin ina-update yan. Pero ang magandang balita po natin sa ngayon ay gumaganda po yung mga datos natin, yung nakikita natin, yung mga numero ng bilang ng COVID-19, gumaganda po. Sa ngayon, araw-araw may bago pa rin pong kaso. Siguro sabihin natin na sa average nasa mga 10 kaso kada araw. Pero ang magandang balita po, hindi po exponential yung paglaki. Pag pareho po yung bilang kada araw, ibig sabihin na ng bagong kaso kada araw, ibig sabihin nagpa-flatten po yung curve. Ngayon, ibig ba sabihin na pwede na tayong lumabas ng bahay kahit kailan natin gusto? Ibig ba sabihin pwede na natin gawin ang kahit anong gusto natin? Ibig ba sabihin, pwede na tayong mag-relax at hindi na magsuot ng face mask? Hindi po. Kailangan mag-ingat pa rin po tayo. Ngayon nga po yung panahon na dapat lalo tayong mag-ingat para tuluyan na pong bumaba yung mga kaso ng COVID-19 sa ating lungsod. So yung mga rules natin, may ordinansa na po tayo yung sa pagsuot ng face mask. Yung pagsunod sa essential travel only. Huwag lalabas ng bahay kung walang magandang dahilan. Kung hindi po essential travel yung gagawin. Ganun pa rin po yun. Pareho pa rin yung rules natin. Mas maluwag lang tayo dahil mas marami na yung pinapayagang pumasok sa trabaho. Yun lang po. Pero yung mga paaralan natin, wala pa rin po. Yung mga non-essential travel, hindi pa rin po pwede. Okay, so alam ko nagbukas na po yung mall, magbubukas po pati mga restaurant, pero wag natin sayangin yung progreso na nakuha na natin o nakamit na natin. Ngayon po yung tamang panahon para i-push pa natin ang mga sarili natin, sumunod pa tayo
sa mga patakaran, sumunod tayo sa social distancing, proper hygiene, wearing of masks pag nasa labas kayo ng inyong mga tahanan. At bababa na po yung kaso ng COVID-19. Pero kung hindi po tayo susunod, kung magiging matigas po yung ulo natin o kung magiging kampante po tayo na, ay, teka, parang umu-okay naman. Relax na tayo, hindi na kailangan gawin itong mga to. Pwede na ako lumabas ng bahay, kailan ko gusto. Doon po tayo magkakaroon ng problema. At doon po makikita na biglang magsa-spike ulit yung mga kaso. So wag naman po sana, sayang yung pinaghirapan natin bilang isang lungsod, bilang isang bansa. Kung hindi po tayo magtitigas po ang ating mga magiging matigas po ang ating ulo, kung hindi po tayo susunod sa ating pamahalaan, sa ating mga doktor at sa mga eksperto. So yan po, umaasa po kami sa inyong patuloy na kooperasyon. Yung mga programa naman po natin, ganun pa rin po yan. Yung ginagawa natin na contact tracing, testing, centralized quarantine, hindi po nagbabago yan. Sa lahat ng ginagawa natin, ito po yung pinakamahalaga. Yung mga healthcare interventions natin, ito po. May social amelioration tayo, may iba't ibang programa tayo, pero kung tataas po ulit yung bilang ng COVID-19, bali wala po lahat ito. Mahihirapan. Pare-pareho po tayong mahihirapan. Kaya po, muli, umaasa ako sa inyong tulong, sa inyong kooperasyon para tuluyan ng bumaba yung mga kaso ng COVID-19 sa ating lungsod at sa buong Pilipinas. Inom lang po ako ng tubig. So yan po, main health updates po natin. Lagi po tayong may mga bagong recovery, mga bagong nag-recover mula sa COVID-19, mula sa ating hospital, mula sa mga naku-home quarantine, mula po sa centralized quarantine facility natin. Kagabi may isang video na naisend sa akin, very touching. Yung pasyente, nag-positive, nag-stay po sa centralized quarantine natin. Yung mga family niya, yung pamilya niya, nandun naman sa quarantine facility din natin para sa mga suspected or probable cases. First time nila magkita pagkatapos ng ilang linggo, sinundo nung positive patient na gumaling na yung kanyang pamilya, natapos na rin mag-quarantine. Very touching po yung video. Ipapaalam ko muna sa kanila kung pwede ko i-share bago ko i-post. Pero yung mga ganun na nakakabuhay ng loob, kasi yung mga magagandang nangyayari, mga good news. So ayan po. Mas recently, siguro sa itong nakaraang mga isa o dalawang linggo, mas maraming good news kaysa bad news. Meron pa rin bad news, pero mas maraming good news kaysa sa bad news. Kaya huwag tayo panghinaan ng loob. Magpakatatag tayo, sumunod tayo sa mga kailangan nating gawin. Muli po, wear mask, social distancing. O yan. Diba, yung iba dyan, may birthday ngayon. Tapos, syempre, may mga iba gusto bumisita. Pero nagpapasalamat po ako dahil sumunod po yung mga gustong bumisita, gustong bumate. Sumunod po sila lahat dun sa social distancing. Linilimit lang yung pwedeng pumasok din sa opisina ko. Yung mga gustong bumate. Syempre, nag-iingat tayo eh. Mamaya, dito pa kumalat yung virus. Ayoko naman mangyari yun. Ako naman, di ako masyado mahilig sa birthday, sa totoo lang. Pero ako'y nagpapasalamat, taus puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga bumate, sa lahat ng mga nagpadala ng mga encouraging message. Hindi ko po kayo marireplyan isa-isa, hindi ko po kayo mapasasalamatan ng isa-isa, pero sana po alam ninyo na kayo po ang nagiging inspirasyon ko sa aking paglilingkod, na yung lahat ng ginagawa ko po dahil po sa inyo. At tuwing may maganda po kayong sinasabi sa akin, may mga encouraging words po kayo sa akin, nabubuhayan po ako, at lalo kung nagkakaroon ng motibasyon para po maglingkod ng tapat at mahusay sa inyo. So maraming salamat po. At dahil po doon, pagkatapos po or pagpatapos na po ang Facebook Live na ito, meron po tayong paraffle, kung maayos ni na Ewin.
yung mekanismo para sa ano, Ron Ewin, kaya ba natin magpa-raffle? Kasi nandito na yung ano eh. Nandito na yung raffle prize ko eh. Gusto niyo ba magpa-raffle tayo? Pagkatapos po ng mga update ko, pa-raffle tayo. Kaya? Kaya. Paano 'yun sa o basta lahat ng mag-comment dito, pag nag-comment kayo ngayon, raffle entry po 'yan. Tapos kung sino yung mabunot dun sa app na ginagamit ni Ron, yun po yung mananalo. So, tapos i-message niya na lang kayo para dun sa prize. So, ito po, ah, mamaya announce ko kung ano yung mga prize natin. Hindi ko nasasabihin kung anong mall itong mga gift certificate. Hindi naman paid advertisement ito. Pero, ayan po. So, bago po yung raffle natin, mabilis lang po. Mabilis ang update. Sa larangan ng edukasyon, ayan, na nakahanap po tayo ng 1.2 billion pesos para sa ating mga pampublikong paaralan, para po sa mga mag-aaral mula sa elementarya hanggang sa senior high school, mga tablets, yung iba sa kanila laptop, lalo na po yung mga ICT students. At yung mga teachers nila, bibigyan po ng pamahalaang ng basig ng mga tablets, laptops, or learning devices. So sa grade school, yan, mga ano po yan. Hawak ko kanina yung galing sa DepEd. So of course, DepEd po yung lead dito. Ano, kung ano po yung kailangan nila, may mga specifications po silang binigay sa LGU. At in-assess po namin ano yung kaya namin i-provide. At yun po yung ibibigay natin sa mga mag-aaral natin. So inaayos na po yan sa ngayon. Yung mga module naman, again, DepEd naman po yung lead. Pero kung ano yung kailangan nilang tulong mula sa amin, sa LGU, ay nakikipag-ugnayan tayo. Pero nakita ko po, very interesting. Ano? Siyempre, walang papalit sa face-to-face classes. Pero alam po natin na sa ngayon, medyo delikado pa. At ayaw nating maging breeding ground ng virus ang ating mga paaralan. So, magiging distance learning po talaga. Kausap ko rin po si Congressman Roman Romulo. Si Congressman Roman, siya po yung chairman sa Kongreso sa Committee on Basic Education. Kaya swerte din talaga yung Pasig kasi mahusay at nagtatrabaho yung congressman natin. At marami rin siyang input na binibigay sa atin tungkol sa distance learning. At yung kung ano yung kailangan na batas ng DepEd, mas malamang sa hindi si Congressman Roman Romulo yung magpa-file nun o magpapanukala nun sa mababang kamara, no, po sa Kongreso, ano. So yan po pinaghahandaan natin, pero may nagtatanong din paano naman yung pamantasang lungsod ng Pasig o PLP, yung City Run College ng lungsod ng Pasig. Sa PLP, hayaan ko na po na yung admin ninyo yung mag-announce. Pero ganun din po, distance learning pa rin po, online based. Pero sisiguraduhin natin, pati ito po yung pati sa DepEd, sisiguraduhin natin na lahat may access. So yung mga walang access sa internet sa bahay, pwede po sila pumunta sa mga ibang point kung saan meron local network, kung saan pwede i-download yung mga files. So kahit wala kayong access sa internet, hindi po titigil yung pag-aaral ng mga bata. Ito yung pinaka cost effective way. No, ito yung pinaka cost effective way, pinaka efficient na pamamaraan para hindi matigil yung pag-aaral ng bata. Hindi po ito ideal at sana po by second semester okay na tayong lahat at pwede na pumasok yung mga bata. Pero again, lagi ko pong sinasabi, ang planning natin lagi po for the worst case scenario, hope for the best, plan for the worst. So ito po, distance learning pinagpaplanuhan natin. At hopefully, maging maayos. At mukha naman, nakita ko yung mga ginagawa ng DepEd, yung mga module nila. Si SDS po natin, si Ma'am Evalu, very proactive, napakahusay. Mahusay po yung DepEd natin dito sa Pasig. At nakita ko po yung mga ibang video na ginagawa nila. Very interesting. Parang kung ako yung mag-aaral, gaganahan din akong mag-aral. Kasi papanood mo yung mga video, may mga gagawin ka sa tablet mo. Very interesting, very promising. Para hindi matigil, gagawin natin ang lahat para hindi matigil yung pag-aaral ng mga bata. So, hindi man pwede yung face-to-face, distance learning, isusulong po natin. So, again, nabanggit po kanina yung PLP. Ano? Meron din po sila, magkakaroon din po silang tablet.
Ang estimate natin, magkakaroon tayo ng mga 2,000 hanggang 2,000 at 500 na daang estudyante, more or less, ano, so mabibigyan po natin yun. Kanina lang po, kamiting po natin yung local finance committee, at mukha naman pong kakayanin natin yung pondo. Mga 30 million din po yung magagastos natin for PLP, para hindi matigil yung pag-aaral nila. So yung mga estudyante ng PLP, ito lang pong hinihiling ko sa inyo. Yung admin ninyo, mag-a-announce naman po sila. Si Concejal Cory Raymundo, tumutulong po sa akin para matingnan din po ano, yung ano natin, yung sistema sa PLP at anong mangyayari. Pero itong pakiusap ko sa inyo, mag-enroll po kayo. Libre naman po. Di ba? Yung STFAP natin, na libre na yung tuition. Tapos ngayon po ito, magpo-provide tayo ng tablet. Mag-enroll po kayo. Huwag kayong tumigil sa pag-aaral. Yan lang po yung hinihingi ko sa inyo. Sayang po yung pagkakataon. Kasi yung iba na babalitaan ko, baka mag-stop muna ng pag-aaral. Huwag po. Wala kayong extra na gastos dito. Papasok lang po kayo. Mag-enroll lang po kayo. Tapos, kami na po bahala sa distance learning. Huwag po kayong tumigil sa pag-aaral. Yan po ang pakiusap ko sa inyo. Mag-enroll po kayo. Hintayin nyo na lang po yung guidelines, yung admin ng PLP mag-a-announce po. May mga Facebook group naman kayo at lahat po ng mga means of communication ninyo. So, antayin nyo na lang po. Si Doc April may tiwala po ako na magiging maayos yung programa natin sa PLP this coming school year. Again, not ideal, but we will do our best so that the education of our youth will not stop here in Pasig despite COVID-19. Yan po. So sa larangan ng edukasyon, yan po yung pangalawang update ko sa inyo. Pangatlo, Pasig Supplemental SAP. Karamihan sa mga Pasigenyo, karamihan sa mga pamilya Pasigenyo, nakatanggap na po ng Pasig Supplemental SAP. Ito po yung 8,000 para po sa mga hindi nakabilang sa mga sa ayuda o sa amelioration program mula sa national na pamahalaan, mula sa DSWD in particular. Pero yung iba, yung sa LTFRB, ganyan. No? So, yung mga hindi nakakuha mula sa national, inagsikapan natin na mahanapan ng pondo, more than 1 billion din yan, para po sa 150,000 families na hindi nakabilang doon sa mga programa ng national. So, kaya po supplemental yung pangalan niya. Karamihan po sa mga Pasigenyo, nakatanggap na po nito. Siguro imposible naman talaga na 100% ano, sa 150,000 na target beneficiary ng supplemental SAP, sa 260 o baka 300,000 families na ng Pasig, alam ko naman po hindi natin kaya ma 100%. Meron din po mga ibang challenge. Halimbawa po, sinasabi Pasigenyo ko pero nakatira sa ibang lungsod, hindi na po natin pwede isama yon. So may mga ganun po talagang konsiderasyon, may mga ganung factor. Pero maganda naman po yung resulta, more than sa ngayon po ay nasa mga 90% na ng pamilya Pasigenyo ay nakatanggap na either mula sa national o mula sa supplemental SAP ng Pasig. Yung mga condo, mga exclusive village katulad po ng Valle Verde, hindi pa po sila nakakatanggap. Siyempre, kailangan natin unahin yung mga mas mahirap na lugar hanggang yung mga middle class na lugar. Ngayon, alam ko po, may middle class din sa condo. Ano? May middle class din. Kahit naman po sa Valle Verde, may mga middle class din po dyan. May townhouse, ganyan. Diba, ang gusto po natin, bawat pamilya Pasigenyo na permanenteng residente ng Pasig ay makatanggap dito sa Pasig Supplemental SAP natin. So, karamihan nakatanggap na. Ngayon, sa condo at sa exclusive subdivision, medyo mahirap pong pumasok eh. Pagka kami bilang LGU, nahihirapan po kami pumasok sa mga... So humingi po kami ng tulong sa mga administrador at sa mga PMO. Yung mga property management office po natin. Humingi kami ng tulong sa kanila na bigyan nila kami ng certified list ng inyong mga condo o subdivision o villages. Tapos mula po doon, at least ma-estimate natin kung ilan sila, kung ilan yung mag yung tapos bahala na po kung sino yung mag-a-apply or sino yung kukuha nung supplemental SAP natin. Hindi po required na kumuha. Kung kaya niyo po, kung nakakaluwag naman po kayo sa buhay,
Kung medyo komportable kayo, nakakain naman kayo ng 5 beses sa isang araw, hinihikayat ko po kayo na huwag na pong kumuha ng Pasig Supplemental SAP. Pero kung nangangailangan po kayo, alam ko po meron sa marami nakatira sa kondo, ilang linggo, ilang buwan, no work, no pay. Para sa inyo rin po itong programa na ito. So kung kayo po ay nangangailangan at nakatira po kayo sa condominium o sa exclusive village or subdivision, kontakin po ninyo yung mga administrador at PMO ninyo. Huwag po sana kayong dumiretso na dito kasi ganun din po, tatanungin din namin sa kanila for certification. Paano namin ma-verify? Alam nga naman po, katukin natin bawat pintuan sa mga condominium. Imposible na po yun. So, ingi po tayo. Basta ang qualification lang natin, permanenteng residente ng Pasig, yung actual na nakatira doon. Ano? Kasi kung may pinangupahan ka lang sa Pasig, hindi ka na dapat qualified. Pero kung ikaw po yung mismong nakatira, qualified ka po, basta Pilipino. Hindi kailangan na registered voter. Never. Sa lahat, kahit anong programa na inilunsad po natin dito sa Pasig, never po tayo nag-require na registered voter. Hindi po requirement yun. Pero, kailangan Pilipino ka at kailangan permanenteng residente ka ng Pasig. Ngayon, doon naman po sa mga nakakuha na hindi dapat. Meron po. Sa listahan ko, meron akong na-identify na, meron na kaming na-identify ng mga humigit kumulang 100 katao na hindi dapat kumuha at alam nilang hindi sila dapat kumuha pero kumuha pa rin sila ng Pasig Supplemental SAP. Kanina po, nakatanggap ako ng isang magandang birthday gift mula sa isang taga-barangay Palatiw. Itong tao na to, hindi ko na babanggitin yung pangalan niya, pero papasalamat po ako sa sinamahan siya ni Kagawad Chester kanina. Hindi pala sa Palatiw, sorry, sa Kalawaan. Barangay Kalawaan, sorry. Erase. Taga-barangay Kalawaan, sinamahan siya ni Kagawad Louis. Sinamahan siya ni Kagawad Louis. Punta siya dito para isoli yung 8,000 nakuha niya na alam niyang hindi niya dapat kunin dahil nakakuha na siya. Nakakuha na yung asawa niya. So, ito po, nagtitiwala pa rin ako na karamihan sa mga Pasigenyo ay tapat. Karamihan sa mga Pasigenyo ay hindi man luloko. May iilan po at nasisira po yung pangalan natin dahil sa kanila. Pero karamihan po sa atin, tapat. Gustong ayaw man lamang sa kapwa ko. Ano yung para sa akin, yun lang. So ito po, nakaka-encourage ano, na may mga ganun tao. Sinoli niya yung 8,000 kanina sa treasury. At dahil doon, mapupunta yun sa ibang tao. Ito po tandaan natin, kapag may nakuha po tayo na hindi para sa atin, ibig sabihin may ibang tao na nawalan. Yung supplemental SAP natin, may 150 slots po tayo dyan. Dapat karamihan ng Pasigenyo, 99.99999% makakakuha po dyan, 150,000 families, yung mga hindi nakakuha sa national. Pero pag may pamilya na kumuha ng 2 slot, ibig sabihin may isang pamilya na hindi makakakuha. So, konsensya niyo na po yun, kung kayo po yun. Alam ko, konti lang po yung kinakausap ko, konti lang po yung ganun. Pero, kung hindi man kayo makonsensya, kung gusto niyo isugal na hindi naman ako mahuhuli. Sige, tingnan natin. Siguro sa 100 na gumawa nun, hindi ko siguro mahahabol, hindi ko siguro mahuhuli yung 100 din. Pero baka mahuli ko yung 50. O baka higit pa. Eh, bahala na kayo kung isusugal ninyo yun. Pero ito po, may mga 100 na tayo na sinulatan, binigyan ng show cause order. Mag-explain ko kayo ng pagkakataon ng ilan araw para ipaliwanag kung ba't nyo kinuha yung hindi para sa inyo. Bahala na po kayo mag-explain. Kung hindi niyo ma-explain ng maayos at wala kayong dahilan, hindi talaga para sa inyo yun, edi pa-filean po namin kayo ng kaso, makukulong po kayo. So ngayon, may chance po kayo, may pagkakataon pa kayo. Yung mga hawak ko po ngayon na pangalan, hindi ko muna ipopost. Bahala na po, isoli nyo na po. Punta na po kayo sa ugnayan sa Pasig, isoli nyo po yung alam nyo hindi naman po dapat para sa inyo. Pasensya na po, karamihan po sa inyo ay hindi ganun. Karamihan po sa mga nanonood ngayon, karamihan sa mga Pasigenyo ay higit na tapat. Kaya
Kaya naging generally maayos naman po. Pero sa totoo lang kaya tayo tumagal kasi kailangan natin i-validate ng bahay-bahay. Nagbahay-bahay tayo ng validation para sa supplemental SAP. Kung hindi po sana, kung lahat po nang magsasabi na ano ay totoo, edi sana hindi na kailangan yun. Pero ganun po, realidad na rin po yan. Kaya po natagalan tayo ng konti. Pero nung latter half, medyo mabilis na yung supplemental SAP. Ano. Yung mga hindi po nabigyan, yung mga wala sa bahay, nung namahagi yung mga team natin, for validation pa po yan, tawagan nyo na lang po yung ugnayan sa Pasig, o mag-email po kayo. So, para po makapag-special operations kami. Gusto po natin na hanggang natin na mabigyan ng bawat pamilya na nangangailangan. Pero at some point, magka-cut-off din po talaga tayo dahil minsan may mga taga-ibang lungsod pumunta dito. Kunyari, taga-Pasig sila, may kamag-anak dito. Pag alam nilang pupunta, kaya hindi rin kami nag-a-announce ahead of time. Kasi sabihin, dito muna kayo tumira kasi may supplemental SAP. Hindi naman talaga pagpapasin. So, yan doon tayo nagkakaproblema ng konti. Pero generally, 99% maayos naman. So, yan po ang update natin sa supplemental SAP. Muli po, kung ikaw ay taga-condo o taga-exclusive village sa division, hindi pa kayo nabibigyan, hindi pa kami nagdi-distribute dyan, contact your administrator or PMO. Yan. Pang-apat, yung DSWD social pension, nasa mga ilang libo yun? 9,000 po yung target, nakaka 1,000. 9,000 yung beneficiary. Yan po. Ito po, tandaan po natin, yung DSWD pension, yung social pension po, yung 500 per month. Ito po ay approved ng DSWD. Hindi po ako nag-a-approve niyan, hindi po lungsod ng Pasig ang nag-a-approve niyan. Hindi po LGU nag-a-approve niyan. Magandang programa po yan mula sa national, sila rin po yung nag-a-approve niyan. Ang papel ng local government, ng local na pamahalaan, ay pag dinownload na yung pondo sa amin at binigay na sa amin yung listahan ng mga benepisyaryo, kami po yung mag-iikot ngayon, ipamamahagi po natin sa mga senior citizen na na-approbahan ng DSWD ng social pension. At para hindi na po sila pumunta dito sa City Hall, nagbabahay-bahay po yung OSCA CSWD team natin. So nagsimula na po tayo. Sa ngayon mga 1,000 ang nabigyan, 2,000 na pala. 1,000 in 2 days. Okay. Nasa 1,000 na out of 9,000 ang nabibigyan ng social pension. So yung 8,000 antayin-antayin lang po kayo sa mga bahay ninyo. Makakakuha din po sila. Baka nakita po nung iba, at ito papunta na tayo sa panglimang parte ng FB Live ko, sinabay na natin yung mga tulong galing sa ating hospice. Yung hospice natin, meron po tayong 2,400 beneficiaries. 2,400 senior citizens, karamihan po dito yung mga bedridden, yung iba hirap nang maglakad, pero marami po talaga sa kanila mga bedridden na. Kailangan nila ng diaper, kailangan nila ng gatas. Ito po yung tulong na binibigay ng hospice, pati po yung mga maintenance na gamot, sinasama na po natin. Dati, pupunta pa yung either yung senior or yung representante nila, yung kamag-anak nila, pupunta pa dito sa hospice, nun sa God compound. Ngayon po, dahil ayaw na nating mahirapan yung mga senior, gusto natin mabawasan din yung tao sa City Hall para sa social distancing na rin, ang ginawa po natin ay ginawa nating house to house yung delivery o pamamahagi ng tulong mula sa hospice dito sa 2,400 senior beneficiaries natin. So yung gatas, gamot, diapers, yung vitamins, maintenance na gamot, depende po sa depende sa senior kung ano yung pangangailangan, yung mga bedridden nga at yung mga hirap ng maglahad, nag house to house po tayo. Sinabay na natin yun sa social pension nila na mula naman sa DSWD.
Tapos yung galing sa hospice, good for 3 months na po yung binabasa kanila. So out of 2,400 kahapon, sumama ako sa ilan para lang makita yung flow ng hospice natin. Kasama ko kahapon sina Doc Stu. Umikot po kami. Sumama lang po ako sa 6. 6 ba yung pinuntahan ko? Mga 6, ano? 6 na bahay yung pinuntahan ko. Bumisita ako sa 6 na senior citizen para lang makita yung flow sa Kalawaan yata ako. Kalawaan ako kahapon. So, tinignan ko lang kung paano yung flow nila. Hindi naman ako makakasama sa lahat. Ano? Nasa 200 per day yung target nila. So, yan po. House to house na rin yung ginagawa ng hospice sa ngayon para po hindi mabawasan yung kailangan pang bumiyahe para sa City Hall at para diretso na sa senior citizen yung mga yung tulong. Ngayon ito pong hospice program, gusto po natin at nasa plano natin na i-expand pa ito. Kung ilan yung kailangan, wala pong exact number yan, pero kung ilan po yung mga bedridden, mga hirap na maglakad na si mga naka-wheelchair na, gusto po natin sila isama lahat dito sa hospice program. Eh, hindi naman po yan mangyayari overnight. Kasama rin po yan sa programa natin para sa kalusugang pangkalahatan o universal healthcare na medyo naantala dahil sa COVID-19. So actually, nakakasanay mga programa natin para sa universal healthcare. Diba? Last year ko pa po yan kinukwento sa inyo. Yung mga pagbabago na gagawin natin, yung mga magandang pagbabago na ipapakilala natin sa healthcare delivery network natin, yung pagpapalakas ng mga health center, medyo na delay ng konti dahil sa quarantine, dahil sa ECQ, dahil sa COVID-19, lalo na nga nung ECQ. Pero we're trying to get back on track, hindi man 100% dahil naka-JCQ pa rin tayo. Unti-unti, magagawa din po natin yan. Na-delay man tayo ng konti, pero pagsisikapan natin na ang Pasig ay magiging isa sa modelo ng universal healthcare sa ating bansa. Very proud ako sa mga doktor natin mula sa CHO hanggang sa mga ospital natin dahil sa initiative nila. Gustong-gusto rin nila na may patupad na itong universal healthcare ng buong buo. May mga aspeto na tayo, no? Pero kulang pa yun at gusto nating taasan pa yung level, yung kalidad ng healthcare delivery dito sa Pasig. Pinaka-importante dyan yung health centers. Yung health centers natin, bago mag-ECQ, actually, na-bidding na yan eh. Alam na natin kung sino, alam na natin mga gagawin, nakaplano na kung ano yung mga construction dyan para pagandahin yung mga health centers. May mga ibang health centers kasi na hindi conducive to universal healthcare, hindi conducive sa mga iba. Yung iba, walang magandang espasyo para sa TB. Yung iba naman, yung mga rampa para sa wheelchair, hindi maayos. Yung iba naman, kulang talaga sa space, walang waiting area. Yung iba, kulang ng kagamitan. So, yan po, no? Nakakasana lahat yan, sayang. Medyo na delay dahil sa COVID-19. Pero, hindi tayo titigil, ano? So we will work very hard to continue with our plans and our program for universal healthcare. Kasama po yung nabanggit kong hospice, expansion ng programa na ito, kasama po yan dito sa universal healthcare program natin. Pang-anim, paalala lang sa mga City Hall employee natin, magsuot po tayo ng mask, social distancing. Yung sa COVID hazard pay natin, saka yung regular hazard, yung dating hazard pay, tandaan po natin whichever is higher. Ngayon, alam kong may mga mali, may mga error sa system, at pati sa manual encoding natin. Yung iba naman, yung mga department, hindi pa talaga nasasubmit lahat-lahat. So, siguraduhin lang po natin na kung may problema, sabihin sa department head ninyo para sila po yung makikipag-ugnayan sa ating HR. Mahusay po yung HR natin at nakita nyo naman po yung mga pagbabagong na ipatupad na natin sa HR, yung mga improvement na nagawa na natin sa HR. So, lalo na yung mga JO, alam ninyo kung gaano kalaki yung naibawas natin sa delay ng mga sahod ninyo. So, sana bago po tayo magreklamo, appreciate din natin yung magaganda na nangyari na at okay lang naman magreklamo kasi may mali talaga dun sa computation ng COVID hazard pay. Pero bago po tayo magreklamo,
ng galit na kaagad, eh sabihin na lang natin sa maayos na paraan, gagawin naman po natin. At binigyan po natin yung HR ng 30 araw, ng isang buwan, 30 days, para ayusin po yung COVID hazard pay. Or else, magkakaroon din ng consequences para sa kanila. Pero wag natin sila akusahan ng kung ano-ano, ano na, ay, buti pa yung mga sa office na kuha na mas malaki, sa ganyan, eh, para naman kami na sa ospital. Pati po sa mayor's office, sa office ko na po mismo, dito po sa mayor's office, may mga mali po talaga. Meron nga po nakakuha. Napakalaki nung nakuha. Pero mali. De, ayusin po natin yan. Gusto natin maging patas. Pero again, na-appreciate natin yung ginagawa ng HR. Hindi po ganun kadali. Una, bagong uri po ito ng hazard, bagong uri po ng benepisyo ito. Tapos manual encoding pa kasi nga wala naman tayong system talaga para dito. Hindi po ganun kadali yun. Tapos yung ibang department head, hindi sumunod sa instruction ng maayos. So iba-iba, maraming ano, no? Iba't ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga error. No, konting pasensya, konting pag-unawa. Para sa inyo naman po ito. At tandaan natin, Pasig po, ang Pasig, ginrant po yung pinakamalaking allowed na hazard pay nung panahon ng ECQ hanggang MECQ. Hindi po lahat ng LGU ganoon. So, bago tayo magalit, bago tayo manisi o ano man, isipin po muna natin yun. No? So, swerte pa rin tayo. Alam mo, whether or not may COVID hazard pay, swerte pa rin po tayo. Dahil tayong mga nasa gobyerno, hindi tayo nangamba na mawawalan tayo ng trabaho ng ECQ. Lahat po tayo sumweldo ng tama. Hindi po tayo nabawasan ng sahod. Marami pong no work, no pay. Maraming nawalan ng negosyo. Kaya magpasalamat pa rin po tayo sa Diyos. Magpasalamat pa rin tayo sa ating pamahalaan. Pamahalaan pang nasyonal, pang lokal, na stable po yung kinikita natin every month. So, pero again, rest assured, aayusin po natin yung kailangan ayusin. Binigyan natin ng 30 araw ang HR para maayos po 100%. Makakuha ang dapat makakuha. Sayang naman yung pinondohan ng sanggunian panlungsod. Pinondohan natin para sa inyo po yan. Ngayon ho, yung detalye po niyan, tingnan nyo na lang po. Nag-post ako kagabi para po sa mga empleyado yun. Wala kasi tayong flag ceremony din noong pag Monday, kaya medyo hindi rin ako nakakapagbigay ng update sa inyo. Iniisip ko nga kung mag FB live ako tuwing Monday ng umaga para po sa mga empleyado lang, pero syempre manonood din yung mga hindi empleyado na iba eh. Pero okay lang, tingnan po natin baka Monday at least, o baka short video para pag may mga announcements tayo. Pero ngayon yung pinakamahalaga, wear mask. At yung mga kliyente naman natin o pumupunta sa City Hall, pag may nakita kayong mga empleyado natin, pati yung mga enforcers natin, yung mga nasa field, yung mga sweeper, pag nakita niyo yung hindi nakamask, pwede niyo naman po itawag sa atin. Picturean niyo na po sila para may accountability sila na dapat ang kawanin ng pamahalaan ang nanguuna bilang halimbawa sa ating lungsod. No? So meron tayong responsibilidad bilang mga public officials. So kasama na dyan, wearing mask, social distancing. So paalala po yan sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. So ayan po, bago po tayo pumunta sa raffle, ayan, ito na po ang raffle prizes natin. Titingnan ko lang po kung kaya ba. Kaya ba natin magpa-raffle? Paano po ang gagawin natin? So, mag-generate po siya. Ayan, so ito, meron po tayong, pwede ko ipakita. Kung anong lumabas sa phone mo. Ito po. So, ayan po. Ito yung app na ginagamit ni Ron at ni Ewin. So, ayan, filter duplicate users. Paano ba ito? So, pag pinindot ko. Magana na po. Start. So, ayan. So, pipindutin ko po yung start ha, para makita niyo po. Nakikita niyo po ba? Ayan. Ngayon po, nakikita niyo na. Okay. Atras. Pipindutin ko po. Start. Baka naman ayaw niya sumali sa raffle. Manalo. Ang panalo po ay si Sir Elmer. Hindi ko pa sinabi kung, kung ano yung price. O, mayroon tayo yung gift certificate sa isang department store na 1,000 pesos worth. Screenshot natin. And so,
Elmer Tumapang, congratulations po. Ang sabi niya, happy birthday, Mayor Digo. Maraming salamat, Sir Elmer. Congratulations. Sana pag may message kayo, ay sumagot kayo para mapadala. Pero within Metro Manila lang po. At kung taga Pasig, doble. Kung taga Pasig po, doble yung bibigay natin. Siyempre, pasigyan nyo first. So yan po. Ito yung mga natin. 1,000 worth. So mag-comment na po para makasama po kayo sa raffle natin. Yung ginagamit natin, yung commentpicker.com, para makita nyo po at alam nyo yung totoo itong app or website na ginagamit natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito po. 1,000 pieces. Okay. So next, winner. Ang pipindutin ko lang to, Ron. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, another 10. Pick. So, 100 pesos each yung GC. Ano? So, pick another winner. Start. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga bumabate. Happy birthday din po sa inyo. Ito. Parang kilala ko to. Grace Milesa Querido. Happy birthday, Mayor Vico. God bless. Thank you. Congratulations. So, taga-Pasig, no? So, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, doble yung sa kanya. Dahil taga-Pasig siya. Pick another winner. O mga 700 winners to. Medyo matawid lang. Nag-alagis tayo dito. Start. Okay. Tantantanan. Wala bang sounds ng mobile pala yung kaya dyan? Happy birthday, Mayor Vico, from Michelle Ann Perpeña. O, comment na po. Pwede pa. Pwede pang sumama. Screenshot ni Ron para ma-message kayo. So, limang winner po yung pipiliin ko. Okay, ano po. Dahil bawal po tayo mag-party-party. Although may mga bumisita kanina pero pa konti-konti lang. Ano? Sabi ko nga sa mga opisina kanina, hanggang 10 lang kung gusto nila bumisita, hanggang 10 tao lang para hindi tayo nag-violate ng kung ano. Ano. Pero sumunod naman po ang mga, mga staff natin, mga gusto bumisita. Isa pa po. Ayan, pick another winner. Start. Yan po. Happy birthday, Boss Mayor Vico Soto. Thank you po, Sir Enrico Medina. Congratulations. Screenshot. Yun. Okay. Ilan pa? Ilan na yung number? Okay. Again, pag taga-Pasig, doble ang bibigay natin. Dalawa na lang. Dalawa pa po. Comment na po para makasama kayo. May entry kayo. Last two. Last 200. Ano ba? The last two. Ready, start. Okay. Sabi niya, happy, happy birthday, Mayor Vico Soto, hulog ng langit sa Pasig. Stay safe, good health, and more birthday to come. God bless. Maraming salamat, Sir Dave Agustin. Okay. Shot. Okay, last na po. So, pick another winner. Bago may start, maraming salamat sa lahat ng nanood, sa lahat ng bumati. Kay Sir Reggie J, disqualified ka kung ikaw ang mabunot ko. Sa lahat ng mga nanonood, pati yung mga nanonood sa kabilang kwarto. Happy birthday din sa inyo. Kay Ma'am Marivic, kay Ma'am Jane, Miss Clarice, Sir Elor, Miss Raquel, at po sa inyo. Happy birthday po sa ating lahat. Hindi po na start. Start. Ready? Last na po. Last. Sita. Mayor, please. Sita. Ayan na. Sabi niya po, happy birthday, Mayor! Exclamation point. Keep safe.
Thank you, Miss Diane. Miss Diane Dumawa. Check natin. Okay. So, yun po ang ating 5 winners ng gift certificates sa isang department store. Congratulations po. At congratulations din po sa mga ano, yung mga pinipirmahan ko pong appointment papers. Ito po yung mga na permanent natin. Ang dami na natin na permanent. Yung iba, 'di ba yung na-post ko dati. Yung record natin 43 years na contractual sa City Hall na permanent natin. Ito po lahat sila yung mga na permanent natin. Ganito po karami. Yan, alam niyo naman ito sa mga sa trust ko. Hindi ko man ma-permanent lahat no sa 3 years. Pero yung mga 20 years pataas, 25 years pataas, and then pag natapos na natin yun, yung mga 15 years pataas, ay bigyan natin sila ng seguridad, layo natin sila sa politika. So ito po, ngayon, bago ako umuwi at mag-dinner sa bahay, ay pipirmahan ko muna yung mga appointment papers nila. And congratulations sa 5 nanalo. Congratulations sa mga bagong appoint. Anim pala yung nanalo. Congratulations sa kanilang lahat, sa inyong lahat. Maraming salamat. Muli po sa mga bumati, maraming salamat sa mga napaka-kind words ninyo. So, thank you. God bless you. Stay safe. Social distancing. Wear a mask pag nasa labas ng bahay. May mga nagte-text para i-shout out pero wala, tapos na po ang ating Facebook Live. Stay safe, stay healthy. God bless po. Magtulungan po tayo para matapos na ang pandemic na ito. God bless. Dahil nakakuha na siya. Nakakuha na 'yung asawa niya. So, ito po nagtitiwala pa rin ako na karamihan sa mga pasigenyo ay tapat. Karamihan sa mga pasigenyo ay hindi manluloko. May iilan po at nasisira po yung pangalan natin dahil sa kanila. Pero karamihan po sa atin, tapat. Ayaw man lamang sa kapwa ko. Ano yung para sa akin, yun lang. So ito po, nakaka-encourage ano, na may mga ganun tao. Sinoli niya yung 8,000 kanina sa treasury. At dahil doon, mapupunta yun sa ibang tao. Ito po tandaan natin, kapag may nakuha po tayo na hindi para sa atin, ibig sabihin may ibang tao na nawalan. Yung supplemental SAP natin, may 150 slots po tayo dyan. Dapat karamihan ng Pasigenyo, 99.99999% makakakuha po dyan, 150,000 families, yung mga hindi nakakuha sa national. Pero pag may pamilya na kumuha ng 2 slot, ibig sabihin may isang pamilya na hindi makakakuha. So, konsensya niyo na po yun, kung kayo po yun. Alam ko, konti lang po yung kinakausap ko. Konti lang po yung ganun. Pero, kung hindi man kayo makonsensya, kung gusto niyo isugal, hindi naman ako mahuhuli. Sige, tingnan natin. Siguro, sa 100 na gumawa nun, hindi ko siguro mahahabol, hindi ko siguro mahuhuli yung 100 din. Pero, baka mahuli ko yung 5 po. O baka higit pa. Eh, bahala na kayo kung isusugal ninyo yun. Pero ito po, may mga 100 na tayo na sinulatan, binigyan ng show cause order, mag-explain po kayo ng pagkakataon ng ilan araw para ipaliwanag kung ba't nyo kinuha yung hindi para sa inyo. Bahala na po kayo mag-explain. Kung hindi niyo ma-explain ng maayos, wala kayong dahilan, hindi talaga para sa inyo yun, edi pa-filean po namin kayo ng kaso, makukulong po kayo. So ngayon may chance po kayo, may pagkakataon pa kayo. Yung mga hawak ko po ngayon na pangalan, hindi ko muna ipopost. Bahala na po, isolin niyo na po. Punta na po kayo sa ugnayan sa Pasig, isolin niyo po yung alam niyo hindi naman po dapat para sa inyo. Ngayon, pasensya na po, karamihan po sa inyo ay hindi ganoon. Karamihan po sa mga nanonood ngayon, karamihan sa mga Pasigenyo ay higit na tapat. Kaya naging generally maayos naman po. Pero sa totoo lang kaya tayo tumagal kasi kailangan natin i-validate ng bahay-bahay. Nagbahay-bahay tayo ng validation para sa supplemental SAP.
Kung hindi po sana, kung lahat po nang magsasabi na ano ay totoo, edi sana hindi na kailangan yun. Pero ganun po, realidad na rin po yan. Kaya po natagalan tayo ng konti. Pero nung latter half, medyo mabilis na yung supplemental sap. Ano. Yung mga hindi po nabigyan, yung mga wala sa bahay, nung namahagi yung mga team natin, for validation pa po yan, tawagan nyo na lang po yung ugnayan sa Pasig o mag-email po kayo. So, para po makapag-special operations kami. Gusto po natin na ang ganda natin na mabigyan ng bawat pamilya na nangangailangan. Pero at some point, magka-cut-off din po talaga tayo dahil minsan may mga taga-ibang lungsod pumunta dito, kunyari, taga-Pasig sila, may kamag-anak dito, pag alam nilang pupunta. Kaya hindi rin kami nag-a-announce ahead of time. Kasi sabihin, dito muna kayo tumira kasi may supplemental sap. Hindi naman talaga taga-Pasig. So, yan, doon tayo nagkakaproblema ng konti. Pero generally, 99% maayos naman. So, yan po ang update natin sa supplemental sap. Muli po, kung ikaw ay taga-condo o taga-exclusive village sa division, hindi pa kayo nabibigyan, hindi pa kami nagdi-distribute dyan, contact your administrator or PMO. Yan. Pang-apat, yung DSWD social pension, nasa mga ilang libo yun? 9,000 yung beneficiary. Yan po. Ito po, tandaan po natin yung DSWD pension, yung social pension po, yung 500 per month. Ito po ay approved ng DSWD. Hindi po ako nag-a-approve niyan, hindi po lungsod ng Pasig ang nag-a-approve niyan. Hindi po LGU nag-a-approve niyan. DSWD, magandang programa po yan mula sa national, sila rin po yung nag-a-approve niyan. Ang papel ng local government, ng local na pamahalaan, ay pag dinownload na yung pondo sa amin at binigay na sa amin yung listahan ng mga benepisyaryo, kami po yung mag-iikot ngayon, ipamamahagi po natin sa mga senior citizen na na-approbahan ng DSWD ng social pension. At para hindi na po sila pumunta dito sa City Hall, nagbabahay-bahay po yung OSCA CSWD team natin. So nagsimula na po tayo. Sa ngayon mga 1,000 ang nabigyan, 2,000 na pala. 1,000 in 2 days. Okay. Nasa 1,000 na out of 9,000 ang nabibigyan ng social pension. So yung 8,000 antay-antay lang po kayo sa mga bahay ninyo. At makakakuha din po sila. Yung baka nakita po nung iba, at ito papunta na tayo sa panglimang parte ng FB Live ko, sinabay na natin yung mga tulong galing sa ating hospice. Yung hospice natin, meron po tayong 2,400 beneficiaries. 2,400 senior citizens. Karamihan po dito yung mga bedridden. Yung iba hirap nang maglakad. Pero marami po talaga sa kanya mga bedridden na. Kailangan nila ng diaper, kailangan nila ng gatas. Ito po yung tulong na binibigay ng hospice. Pati po yung mga maintenance na gamot. Sinasama na po natin. Dati, pupunta pa yung either yung senior or yung representante nila, yung kamag-anak nila, pupunta pa dito sa hospice, nun sa God compound. Ngayon po, dahil ayaw na nating mahirapan yung mga senior, gusto natin mabawasan din yung tao sa City Hall para sa social distancing na rin, ang ginawa po natin ay ginawa nating house to house yung delivery o pamamahagi ng tulong mula sa hospice dito sa 2,400 senior beneficiaries natin. So yung gatas, gamot, diapers, yung vitamins, maintenance na gamot, depende po sa depende sa senior kung ano yung pangangailangan, yung mga bedridden nga at yung mga hirap ng maglahad, nag house to house po tayo. Sinabay na natin yun sa social pension nila na mula naman sa DSWD. Tapos yung galing sa hospice, good for 3 months na po yung binabasa kanila. So out of 2,400 kahapon, sumama ako sa ilan para lang makita yung flow
nung hospice natin, ayun, kasama ko kahapon sina Doc Stu, umikot po kami. Sumama lang po ako sa anim. Anim ba yung pinuntahan ko? Mga anim, ano? Anim na bahay yung pinuntahan ko. Bumisita ako sa anim na senior citizen para lang makita yung flow. Sa Kalawaan yata ako, ano, Kalawaan ako kahapon. So, tinignan ko lang kung paano yung flow nila. Hindi naman ako makakasama sa lahat, ano. Nasa 200 per day yung target nila. So, yan po. House to house na rin yung ginagawa ng hospice sa ngayon para po hindi mabawasan yung kailangan pang bumiyahe para sa City Hall at para diretso na sa senior citizen yung mga yung tulong. Ngayon ito pong hospice program, gusto po natin at nasa plano natin na i-expand pa ito. Kung ilan yung kailangan, wala pong exact number yan, pero kung ilan po yung mga bedridden, mga hirap na maglakad na si mga naka-wheelchair na, gusto po natin sila isama lahat dito sa hospice program. Ngayon, hindi naman po yan mangyayari overnight. Kasama rin po yan sa programa natin para sa kalusugang pangkalahatan o universal healthcare na medyo naantala dahil sa COVID-19. So actually, nakakasanay mga programa natin para sa universal healthcare. Diba? Last year ko pa po yan kinukwento sa inyo. Yung mga pagbabago na gagawin natin, yung mga magandang pagbabago na ipapakilala natin sa healthcare delivery network natin, yung pagpapalakas ng mga health center, medyo na delay ng konti dahil sa quarantine, dahil sa ECQ, dahil sa COVID-19, lalo na nga nung ECQ. Pero we're trying to get back on track, hindi man 100% dahil naka-JCQ pa rin tayo. Unti-unti, magagawa din po natin yan. Na-delay man tayo ng konti, pero pagsisikapan natin na ang Pasig ay magiging isa sa modelo ng universal healthcare sa ating bansa. Very proud ako sa mga doktor natin mula sa CHO hanggang sa mga ospital natin dahil sa initiative nila. Gustong-gusto rin nila na maipatupad na itong universal healthcare ng buong buo. May mga aspeto na tayo, no? Pero kulang pa 'yon at gusto nating taasan pa yung level, yung kalidad ng healthcare delivery dito sa Pasig. Pinaka-importante diyan yung health centers. Yung health centers natin bago mag-ECQ, actually na-bidding na 'yan Alam na natin kung sino, ano na natin mga gagawin, nakaplano na kung ano yung mga construction dyan para pagandahin yung mga health centers. May mga ibang health centers kasi na hindi conducive to universal health care, hindi conducive sa mga iba. Yung iba, walang magandang espasyo para sa TB. Yung iba naman, yung mga rampa para sa wheelchair, hindi maayos. Yung iba naman, kulang talaga sa space, walang waiting area. Yung iba, kulang ng kagamitan. So, yan po, no? Nakakasana lahat yan, sayang. Medyo na delay dahil sa COVID-19, pero hindi tayo titigil, ano? So we will work very hard to continue with our plans and our program for universal healthcare. Kasama po yung nabanggit kong hospice, expansion ng programa na ito, kasama po yan dito sa universal healthcare program natin. Pang-anim, paalala lang sa mga City Hall employee natin, magsuot po tayo ng mask, social distancing. Yung sa COVID hazard pay natin, saka yung regular hazard, yung dating hazard pay, tandaan po natin whichever is higher. Ngayon, alam kong may mga mali, may mga error sa system at pati sa manual encoding natin. Yung iba naman, yung mga department, hindi pa talaga nasasubmit lahat-lahat. So, siguraduhin lang po natin na kung may problema, sabihin niyo sa department head ninyo para sila po yung makikipag-ugnayan sa ating HR. Mahusay po yung HR natin at nakita niyo naman po yung mga pagbabagong naipatupad na natin sa HR, yung mga improvement na nagawa na natin sa HR. So, lalo na yung mga JO, alam ninyo kung gaano kalaki yung naibawas natin sa delay ng mga sahod ninyo. So, sana bago po tayo magreklamo, appreciate din natin yung magaganda na nangyari na at ibaga okay lang naman magreklamo kasi may mali talaga dun sa computation ng COVID hazard pay, pero bago po tayo magreklamo ng galit na kaagad, sabihin na lang natin sa maayos na paraan gagawin naman po natin at binigyan po natin yung HR ng 30 araw ng isang buwan
30 days para ayusin po yung COVID hazard pay. Or else, magkakaroon din ng consequences para sa kanila. Pero huwag natin sila akusahan ng kung ano-ano, ano na, ay, buti pa yung mga sa office na kuha na mas malaki sa ganyan, eh, para naman kami na sa ospital. Pati po sa mayor's office, sa office ko na po mismo, dito po sa mayor's office, may mga mali po talaga. Meron nga po nakakuha. Napakalaki nung nakuha. Pero mali. De, ayusin po natin yan. Gusto natin maging patas. Pero again, na-appreciate natin yung ginagawa ng HR. No? Hindi po ganun kadali. Una, bagong uri po ito ng hazard, bagong uri po ng benepisyo ito. Tapos manual encoding pa kasi nga wala naman tayong system talaga para dito. Hindi po ganun kadali yun. Tapos yung ibang department head, hindi sumunod sa instruction ng maayos. So iba-iba, maraming ano, no? Iba't ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga error. No, konting pasensya, konting pag-unawa. Para sa inyo naman po ito. At tandaan natin, Pasig po, ang Pasig, ginrant po yung pinakamalaking allowed na hazard pay nung panahon ng ECQ hanggang MECQ. Hindi po lahat ng LGU ganoon. So, bago tayo magalit, bago tayo manisi o ano man, isipin po muna natin yun. No? So, swerte pa rin tayo. Alam mo, whether or not may COVID hazard pay, swerte pa rin po tayo. Dahil tayong mga nasa gobyerno, hindi tayo nangamba na mawawalan tayo ng trabaho ng ECQ. Lahat po tayo sumweldo ng tama. Hindi po tayo nabawasan ng sahod. Marami pong no work, no pay. Maraming nawalan ng negosyo. Kaya magpasalamat pa rin po tayo sa Diyos. Magpasalamat pa rin tayo sa ating pamahalaan. Pamahalaan pang nasyonal, pang lokal, na stable po yung kinikita natin na every month. Ano? So, pero again, rest assured, aayusin po natin yung kailangan ayusin. Binigyan natin ng 30 araw ng HR para maayos po 100%. Makakuha ang dapat makakuha. Sayang naman yung pinondohan ng sanggunian panlungsod. Pinondohan natin. Ano, para sa inyo po yan. Ngayon ho, yung detalye po niyan, tingnan nyo na lang po. Nag-post ako kagabi para po sa mga empleyado yun. Wala kasi tayong flag ceremony din no, pag Monday, kaya medyo hindi rin ako nakakapagbigay ng update sa inyo. Iniisip ko nga kung mag-FB live ako tuwing Monday ng umaga para po sa mga empleyado lang. Pero syempre manonood din yung mga hindi empleyado na iba eh. Pero okay lang, tingnan po natin, baka Monday at least, o baka short video para pag may mga announcements tayo. Pero ngayon yung pinakamahalaga, wear mask. At yung mga kliyente naman natin o pumupunta sa City Hall, pag may nakita kayong mga empleyado natin, pati yung mga enforcers natin, yung mga nasa field, yung mga sweeper, pag nakita nyo yung hindi nakamask, pwede nyo naman po itawag sa atin. Picturean nyo na po sila para may accountability sila na dapat ang kawanin ng pamahalaan ang nanguuna bilang halimbawa sa ating lungsod. No? So meron tayong responsibilidad bilang mga public officials. So kasama na dyan, wearing mask, social distancing. So paalala po yan sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. So thank you. God bless you. Stay safe. Social distancing. Wear a mask pag nasa labas ng bahay. Stay safe. Stay healthy. God bless po. Magtulungan po tayo para matapos na ang pandemic na ito. God bless. Thank you.